At ngayon po naman, makakausap natin at hinga natin ang reaksyon ang chairman ng MMDA, si Ginoong France, si Chairman Francis Tolentino. Chairman? Hi, magandang gabi po, Jessica. Magandang gabi sa inyo, mga tiga-subaybay. Oho. Narinig niyo po yung interview ko kay Russell Inco kanina. May reaction po kayo, Chairman? Hindi ko po narinig ng buo eh, kasi latter part na lang po nabigyan nata ako ng audio. Pero naririnig ko yung siguro kuha ko yung gist ng sinasabi niya. Aha. Ang version niya po, hindi niya maintindihan kung bakit siya sinita dahil hindi nga raw siya kumaliwa dahil alam niya wala naman siyang bawal na ginawa. At ang kinaka-offend daw niya ay yung pag-video po sa kanya nitong si MMDA Constable Adriatico. At kaya daw niya nasuntok dahil yun na lang daw yung naisip niya hong paraan para makawala itong si Adriatico sa kanya dahil hinawakan din daw po siya sa kwelyo at pilit daw pong binividyohan. Ano po masasabi niyo, Chairman? Palagay ko po, may halong kasinungalingan na po eh. Kasi yung sinasabi po ni Traffic Constable Adriatico, sa kaliwa, so sinita siya, nag-U-turn pa, binalikan uli. He was there for the second time right in front of the Traffic Constable. So, doon pa lang siguro, meron ng pagkakamali. Lahat naman po ito, naka-video tape eh. Yun nga po rin siguro yung purpose ni Traffic Constable Adriatico, nakunan nito for evidentiary purposes dahil marami na ho nangyayaring ganito. Kung wala po yung video eh, wala po tayong panghahawakan ngayon dahil malayo yung aming CCTV, although nakunan ng bahagya. Yun po sigurong sinasabi na hinawakan siya, kaya nakaladkad, parang napaka-imposible naman yung tumatakbo, yun po yung naging dahilan ng pagkakaladkad. Pwede naman niyang itigil yun, pwede niyang kausapin. So, inamin niya na sinuntok niya eh. Basagang ilong, duguan, inamin niya po yun. Yun pa lang po, talagang clear admission of the offense committed. So, doon pa lang ho, salungat na po doon sa mga premise niya na kaya siya nanuntok ay dahil gusto niya makapiglas. Itigil lang po niya yun, mawawala. Yung sinasabi kasi ni Traffic Constable, gusto siyang isalya doon sa parang barandilya. Yun po yung balak gawin itong si Ginoong Inco. So maganda po rito siguro, Ma'am Jessica, kung talaga nagsasabi ng totoo yan, si Ginoong Inco, may karapatan naman siya, ipalay detector test na lang. Nang sa ganun po, malaman kung talagang totoo yung kanyang sinasabi. But we stand by our man. Mm-hmm. May nabalitaan ako ang sabi ni Kaso. Pinacheck ko po yung records niyan. He was hired 6 years ago, 2008. At ang report po sa akin ng aming personnel department, ay clean record po siya. Wala po siyang kaso. So taliwas po sa sinasabi na marami daw pong kaso, hindi po totoo yun. We stand by our man. And yung pagpa-file ng kaso ng kapulisan ng Quezon City sa Piskalya, patuloy po naming bibigyan ng legal assistance si Ginoong Adriatico na kitang-kita naman na naapi. So yung justisya po rito para po doon sa nasaktan na tao na sinusuntok habang tumatakbo yung sasakyan. At ito po ay lalabas siguro yung katotohanan doon sa piskalya at sa husgado. So, siyempre po, ididepensa niya yung ginawa niya. Ngayong alam niya na wala pang warrant of arrest, lumabas siya. At saka, yung aspeto ng spontaneity. Spontaneous po yung sinasabi ni Ginoong Adriatico. Ito po yung version niya, tuloy-tuloy po yan. As compared to a person defending himself who probably was coached after more than 24 hours or after more than one day by lawyers or probably by image makers. So magkaiba po yun eh. Yung ito po, pakatapos pa lang ng insidente, yun na yung version. Yung isa po, nawala, nagtago. Kung hindi niya man aminin nagtago, siguro po nakakoach o na-rehearse na po yan.
Mm-hmm. Chairman, sabi ho ni Mr. Inco, sinaktan din daw siya nitong si Adriatico. In any case, yung video po kasi nasa likuran, kuha po from the back, ano? Opo, so, yung wala hong isang kabady niya, yung isang kabady niya na tumulong din, medyo malayo na yung kuha, yung po yung nakuhang version. Kasi yung kuha daw ni, nawala ho yung cellphone ni Mr. Adriatico. Okay, so sana yun ang asahan natin to establish kung sino unang nanakit o ano ba ang conversation na nag-transpire sa pagitan nila, no ho? Pero lumalabas po talaga nanakit si ano, inamin na niya eh. Mm-hmm. Si Mr. Inco. Opo. Inamin niya, pinagsusuntok niya sa mukha eh. Mm-hmm. So irrespective of the premises given why it arrived to that point, the mere fact that you admitted, yun na po yun. Okay. Maraming salamat po, Chairman Francis Tolentino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po sa inyo.